bagong hamon na kinakaharap ng bansa dulot ng COVID-19 pandemic, marami sa atin ang kinakailangan manatili sa loob ng bahay. Mahirap man ito sa ilan sa atin, mahalagang tignan natin ito bilang pagkakataon para pag-usayan ang ating kakayahan sa ibang bagay, gaya ng pagluluto! At hindi ka lang makakatipid, pwede mo pa itong pagkakitaan. At dito sa San Jose Del Monte, hindi mo na kailangan lumabas pa ng lungsod. Dahil dito, mabibili mo na ang mga kinakailangan mong sangkap, matutulungan mo pa ang kapwa nating San Joseño at ang lokal na ekonomiya. Kaya samahan niyo ako kung saan tampok natin ang mga paborito nating lutuin. Dito sa special episode ng Kusina ni Ate Rita, ang Lutong Bahay, Lutong Bayan. Isang masaya at makabuluhang 20th taong anibersaryo ng pagiging isang ganap na lungsod ng San Jose Del Monte. At kalakip din nito ang pagdiriwang ng Tanglawan Festival. Para sa una nating mga lutuin, tampok ang paborito nating ginisang munggo na sasamaan siyempre ng tilapia butterfly. At tinapasalad, our localized Caesar salad. Talaga namang hitik sa nutrisyon ang ating menu ng Tanglawan Festival. At para samahan tayo sa pagluto, makakasama natin si Sar at magsisilbing food taster. Magandang araw, Ate Con. Hi, Sar. Magandang araw. At syempre, talaga naman ang programang ito inaabangan taon-taon sa kaugnay sa pagdiriwang ng ating Tanglawan Festival. Dahil talaga naman siguradong excited na naman ang lahat ng ating mga nanonood sa kanilang matitikman at matutunang kakaibang luto ni Ate Rita ngayong hapong ito. Sir, magsimula na tayo magluto, no? Yes, ate. Marami na nag-aantay ng ating lulutuin. Pero ate, tanong, ano po ba ang ating unang lulutuin ngayon? Ang ginisang munggo ng Everlove Friday Meal, no? Yeah. Everlove. Ito yung sinasabi ng tao na lutuin mo na lahat. Huwag lang munggo. Oops, hindi apag Friday. Yes, laging may so, munggo. Observahan ko din yan, ate, sa pamilyang San Joseño, no? Tuwing Biyernes talaga, hindi nawawala ang lutong munggo. Siyempre, pinipindi muna natin. Natalagay tayo ng ating at mantika. Siyempre, ang mantikang ito ay dapat hindi naman punong-puno para dahil meron tayong ano dito, baboy na talagang ipapaano din natin. Oo nga, ate, kung ano. Pero kanina, na aking napansin, ano, talagang halos kompleto ang sangkap mo sa munggo. Pero bago yan, hayaan muna natin ipaalam sa ating mga manonood, ate, kung saan nga ba lang galing ang mga putahin natin gagamitin sa iyong lulutuin? Kasi syempre, sa hirap ng buhay ngayon, hindi naman tayo pwedeng lumuwas pa ng Maynila para maghanap ng ating mga lulutuin. Ginamit natin ang pamamaraan ni Mayor Arthur, yung gulayan sa barangay, sa komunidad. At syempre, itong munggo galing mismo sa agrikultura ng ating lungsod. So doon natin siya pinahango. Mm-hmm. Ang ating baboy naman ay hango naman ng ating farmers. Kasama rin naman si Mayor Arthur na meron din siyang alagang baboy. Baboy, no? Nasa kung saan. Ang ginawang proseso sa sa baboy na ito ay ginawa na sa ating makabago slaughterhouse. Yes. Kasi kung saan talaga, ate, kung natatandaan natin, napakahabang panahon ng slaughterhouse na ito ay hindi napakinabangan ng lungsod. Mm-hmm. Pero nung dumating si Ad Mayor Arthur Robes, talaga naman ngayon ay talaga napapakinabangan na ng buong lungsod. Higit sa lahat, mm-hmm, sa lahat ng ating mga kalungsod na nag-aalaga ng baboy. At alam mo ba ngayon, meron ng Sipag Villar Foundation na pag-aaral ng magtanim ng garlic sa lungsod ng San Jose Del Monte. Nung isang araw lang, ito ay tinuro rin po sa ating mga kababayan sa lungsod ang pagtanim ng bawang. Wow. Kasi gusto talaga natin self-sustained. Oo nga, ate, no? Dahil sa panahon na nangyayari ngayon sa ating bansa at hindi lamang sa buong mundo, ay talagang dapat ang tao ay matuto kung paano talaga sila mabubuhay sa kanilang sarili pamamaraan. At gaya nga ng ginagawa ni Mayor Arthur sa ating lungsod dati. Oo. At saka ako talaga, gusto ko talaga mas gusto yung ani natin, eh. Mas masarap. Mas sigurado. Mas sigurado. Mas sustansya ang ating mga ani. Tingnan po ang bawang na niluluto ni ate. It has to be toasted. Dapat siya mapula-pula dahil mas masarap talaga pagka-toasted. At umaamoy. Umaamoy. Mabango. Nung ako'y nagte-training sa Manila Hotel, yan. Doon ako nag-practicum, eh. Sa Manila Hotel.
So, sa Roma, Italiana, doon nagluluto ka talaga on the spot. On the spot cooking, yung mga pasta, lahat ng klase ng pasta ay akin na pag-aralan doon. Naku, talaga on the spot naman, cooking no? Talaga. Doon ko rin nakilala si kagalang-galang Arnold Clavio. Ang boses niya nun ay napakaganda pa. Ito ating ginawa mo pag-aaral sa pagluluto ay kaugnay din sa iyong kursong tinapos, hindi ba? Oo, ang aking BS, Hotel and Restaurant Management. Kaya naman pagdating sa pagluluto, no questions asked. Same ang College of Manila. So meron tayong bawang, sibuyas, at syempre ang ating kamatis na dito rin naman ito hinango. Mabango! Oo, dito po ito, itong kamatis na ito sa kabundukan natin ito binili. Pero doon din tinanim. Mabango siya ate kung ano. Oo, sa agrikultura din, sa ating Department of Agriculture, no? Dito kay Flora, meron din. Pero siyempre ate kung ano, hindi lang pagluluto ang pag-uusapan natin ngayon, ano? Mm-hmm. Dahil ito na ang aming pagkakataon, o ito na ang pagkakataon ng ating mga manonood upang masigit ka nilang makilala. Oo. So, dahil nandito na rin naman ako, nais na rin itong bigyan ng mga ilang katanungan, ano? Mm-hmm. Ang unang katanungan ate kung ano, dahil talaga ng mga ilang taon na ang nakakaraan nung iyong sinimula ng proyektong kusina ni Ate Rita, no? Talaga namang putok na putok sa lungsod na San Jose del Monte ito. Ang nais ko lang malaman, bilang kabahagi ng iyong programa din na ibinababa sa ating lungsod, ano nga ba ang naging dahilan kung bakit may isang kusina ni Ate Rita ngayon na umiikot sa lungsod na San Jose del Monte? Kasi naniniwala ako talaga na ang pagkain ang pwede maglapit sa puso ng aking kababayan. Naniniwala din ako na pag ikaw ay talagang nasa puso mong paglilingkod, ang lahat ng iyong hinahain na putahe, at syempre ulam o kahit na ano, ay talagang magiging masarap dahil nasa puso yun. Okay, so... Kasi wala naman akong pwedeng ihandog eh. Bilang isang mambabatas, si ate ko ang gumagawa ng batas, yan, naggagawa ka ng polisiya, eh syempre kakaunti lang naman ang ating pondo para umikot, di ba? So sa akin, yung mga palugaw, yung mga papansit, yung mga pagtuturo ng ganito mga livelihood program, at yung ating ginawa last year na meron tayong team building. Yes. Barangays, no? 59 barangays with Jean Gonzalez, Chef Jean Gonzalez, ay ating ginawa. Kasi naniniwala ako talaga na ang pagdilikha ng iba't ibang klaseng putahe ay sadyang napaka... Nakakapaglapit. Oo, sa puso. Sa bawat kapwa at puso, ano. Gaya ng paniligaw ko kay Mayor Arthur na lagi niya sinasabi. Okay, so, nalaman ko na po. Ate ko ang nandigaw kay Mayor Arthur. Sabi ko lang yun. Eklabo lang yun. Okay, dahil binanggit mo na rin naman ate kong si Mayor, ano. Yeah, yeah. So, ano nga ba ang kasabihan na ang sabi nila para makuha mo ang puso ni Mayor? Nang iyong mahal ay dapat magaling ka magluto. Oo, magaling ka magluto. Kaya lang, hindi ko kakayanin yung binan ko eh. Hindi ko kaya ng powers ng binan ko. Dahil, syempre, ako po'y kasama ko ang aking binan sa aming tahanan. Sa aming tahanan, ano? Nung panahon na siya ay malakas-lakas pa, nakakapagluto, siya lamang talaga ang nagluluto sa amin. Yes. Pero, syempre, kahit nung gusto ko, dapat isa lang talaga. Okay? Dahil maganda lang ating kamatis, ang ating pork. Luto na ate. Oo, ilalagay na talaga. Ang ating pork para siya naman ay... Ayan. Itong pork na ito ay organic. Ayan. Pag sinabing organic ay galing to sa farm, hango sa farm na... Supposedly ito nauna ang pork pero... Titignan natin kung ano ang kakalabasan ito para mawala naman ang lamsa. Then nilagyan natin ito ng merin. Okay. So habang nagluluto ka pa din ate ko, isa pa katanungan. Yeah. Para masigit kang makilala ng ating mga kapwa sa Los Angeles. Ay, teka. Ang unang pinakain ko kay Mayor, alam mo kung ano? Ano po? Strawberry salad. Oh, strawberry salad. Mm-hmm. So bukod doon ate, ano pa yung sa tingin mo? Nani, ano pa yung sa tingin mo pag niluto mo ay talagang makapa? Yummy, si Mayor Arthur. Ay, si Mayor, mahilig sa lutuing bahay. Lutong bahay, no? Like yung adobo. Ang gusto nun, crunchy. Talagang deep fried, parang chicharon. Naku, ang sarap naman talaga nun. Yung antala, ano? Naku. Gustong-gusto ni Mayor yun. May antala tayo dyan. Mm-hmm. Galing din sa farm ito, yung antalang ito. Mm-hmm. Galing sa slaughterhouse, yung ginawa sa slaughterhouse, pero sa farm, kinuha. Yan. Kaya alam niyo mga manonood, kung nandito kayo at naaamoy niyo ang niluluto ni ate, kung talaga namang walang dahilan para hindi kayo makaramdam ng gutom, no? Pero ate kong, kailangan ang tanong... Kailangan lang sa kasi kadalasan, pag hindi mo nasakong siya mabuti yung baboy, malangsa. Yun, malangsa. Ah, okay. Kaya kadalasan, ako, naglalagay ako ng mirin.
ngayon naubusan tayo ng mirin sa pagkakataong ito. Pero palagay ko hindi naman tumalangsa. Mm-hmm. Kaya alam muna natin masakot siya ng mabuti. Kung yes. Tanong. Habang tinatalong mo ko, lalay ko muna ang masarap na hipon. Isang bowl na hipon. Siyempre, kailangan sangkutsado rin ito. Alam ko naman ang mga mamamayan sa inyo, talagang ang iba ay nais na malaman. Ano? Saan nga ba kayo nakakilala ni Mayor Arthur? Kami ni Mayor Arthur nakakilala sa isang restaurant. Kasi nung pagka-graduate ko ng college from nag-practicum ako sa Manila Hotel. Tapos after my practicum sa Manila Hotel, I'd like to gusto ko talagang ma-explore lahat ng bagay, no? Lahat ng pinag-aralan ko. So from Manila Hotel, nagtrabaho ako sa isang restaurant sa Quezon City. After a while, doon ko siya nakilala, si Mayor Arthur. Tapos nagtrabaho ako sa British Airways for a time. Gusto ko lang masubukan lahat, parang a taste of all, no? Tapos nagtrabaho ako sa KFC, kung saan ay nag-start ako as management trainee. Tapos naging manager ako agad. Mabilis wow. Yung aking promotion kasi nung time na yun nung nasa KFC na ako, wala na akong boyfriend. So ang tingin ko nun sa buhay ko, dapat concentrated ako sa lahat ng bagay. So I work 16 hours a day nung nasa KFC ako, at ang hinahandle ko talaga yung mga labor problems ng KFC. Although I am a manager, yung mga kasamahan ko sa KFC, lahat halos friends ko, kaibigan ko talaga. Kasi nga, ang tingin ko talaga sa amin ay pag ikaw ay nagtatrabaho, pag may puso ka nga, ay syempre, dapat maayos ang pakikitungo mo. Naglagay tayo ng konting asin. Yes. Dahil ako hindi masyadong maalat magtimpla dahil gusto ko kung meron man i-adjust, sa dulo na lang. Okay, so ilalagay na natin yung ating munggo. Nahango. Ito po yung pinakuluan na po natin. Yes. Mm-hmm. Yan. So si ate kong kasi, no, hindi ka lang kilala bilang magaling na mambabatas. Mm-hmm. Hindi ka lang kilala bilang umuukit ng batas, ano, mm-hmm. sa ating mababang kapulangan ng Kongreso. Mm-hmm. Bago ka naging isang kongresista, ikaw muna ay naging isang mabuting anak at naging maayos na nanay. Yes. So dahil dyan, ay nais din natin malaman, ano, dahil syempre, si Mayor ay ang malanglungsod at ikaw ay aming tinuturing na ate ng bayan. Oo. Ano ba ang favorite na ulam ng iyong dalawang chikiting? Pero si Kuya Jaga hindi na chikiting, ano? Oo, hindi. Talagang binata na. Si Kuya Jaga, 15, magsi-16 na ngayon September 24. Oh, malapit na. Oh. Ano na, mahilig sila lahat sa hipon. Hipon? Oo, kaya kami hipon eh. Itong munggo, hindi nila kakainin ito pag walang hipon. Okay. Mm-mm. So talagang favorite ng dalawang ano, okay. Mm-mm. Oh, ayan, sa lahat ating mga manonood, favorite na ulam ng anak ni Mayor Arthur de Ate Kong Rida. Hipon. Okay. Kaya nga doon sa palaisdaan namin, maliit namin palaisdaan, kami maglalagay ng hipon para makatipid kami. Oo nga, ano? Mamaya naman, si Mayor Arthur, ang paborito, tilapia. Nako, oo nga. Ano kayang meron sa tilapia? Ating punong lungsod, oo. Tilapia. Ate, kanina ka pa siya naamoy ng mabango na, no? So, meron ka bang lagyan lang natin ng konting tip na pwedeng ibigay o ibahagi sa ating mga sanosenyo kung paano pa masigit na mapapasarap ang iyong unang putahing niluluto ngayon kung hindi ang tinatawag na munggo? Talaga ang ginagamit dito. Kaya lang, syempre, dahil meron na tayong ipon. Yan. Kumukulo-kulo na. Oo, kaya lang natin siya maging creamy. Mm-hmm. Malapot-lapot, ano? Yan. Ano nga kaya ang dahilan, ate, kung ano, kung bakit ang munggo ay tuwing Biyernes ito niluluto? Eh, di ba nga, sabi pag namatay si Kristo, kailangan may sakripisyo kami. Ah, okay. Oh. Pero yung sakripisyo naman na sinasabi, ito yung dapat kusa. Hindi mo dapat ito ginagawa dahil hinihingi mo kapalit. Pag kuskusa mo talagang gagawin dahil alam mo na ang ating mahal na Jesus Kristo ay siyang namatay din para sa atin. Mm-hmm. And lagi sinasabi ng matatanda, pagka Biyernes Santo at mag-Holy Week, di ba, bawal ang baboy, laman, kung tawagin nila, no? Hindi na eh. Oo nga, totoo naman. May araw na eh. Pero alam mo, kung titingnan mo yung nangyari ngayon sa pandemic, balik to basic tayo, no? Yung pinanood natin sa TV, konti na lang ang tao, konti na lang ang movies, pelikula, paulit-ulit na lang. Tapos yung ating
Pagkain, syempre, hindi na masyadong yung restaurant, kung ano nila yung meron dyan. Tama, simple buhay, na masaya rin naman. Ito ang ibinigay sa atin ng pandemic, no? Siguro tinitingnan mo, ano ba itong hinahalo ko? Ito po yung cubes, no? Oo nga, gusto ko nga tanungin ate, no? Alam mo, nung araw, sumali ako sa Maggi Plana Meal Contest. At ako doon nag bronze medal. So, ibig sabihin talaga, passion ko na ang pagluluto. Natigil lang. Meron ka ng talento sa pagluluto, ate, no? Natigil lang nung mga panahon na ako ay syempre nag-asawa. Dahil syempre, I have to give way for my mother-in-law who really cooks very well. Na masarap talaga magluto at hindi ko pwedeng kunin yun. Oo nga. Hindi nga lang maganda yung ating gulay ngayon dahil, alam mo na. Dahil nga ito lahat ay galing lahat dito sa ating lungsod, ano? Galing sa ating lungsod. So, kung ano man ang meron tayo sa lungsod, pagkasahin na natin at pagkilikin natin. Oo, kumpletong Ricardo na ito talaga sa rin. At mabango na talaga ate. Mm-hmm. Oo. Kaya sa lahat ng ating mga manonood, ano, talagang si ate ko nga hindi nyo lang hahangaan bilang isang serbisyo publiko, hindi lang isang mababatas, bagkos, isa ring masarap na magluto na nanay, ano? Oo. Pag wala namang hipon, syempre, ito kasi medyo magarbo ng konti ng luto. Dahil ito kasi hipon, hinarvest lang din ito eh. So sinama ko na talaga. Kaya pala pili lang ang hipon natin ngayon. Bilang lang. Mm-mm. So ate, ano yung pwede nating ipalit kung sakaling ang mama... Hibe. O totoo yun. Ang hibe kasi, ngayon ni 3 piso lang, mabibili mo na sa tindahan, ano? Ang hibe, no? Ito, correct. Tama ka ate, no? Talaga madiskarte si ate kong. Akalain mong alam niya yung hibe. Diba? Tapos, syempre, habang hinihintay natin siyang kumulo ng konti, nadagdagan ko ng konting tubig dahil parang patuyot na siya. Okay, konting tubig na. Pero maamoy na maamoy. Mm-mm. Yun. Yan. Para lang medyo maging creamy talaga siya. Oo. Pero ate, ako minsan nakakakita ako ng lutong munggo, no? Minsan masabaw, ano? Oo. Kayo, ano po ang preferred ninyo pagka kayo ang nagluluto ng munggo? Mas gusto kong creamy. Yung malapot. Oo, malapot. Para pag hinalo mo sa kanin, dagdagan mo lang ng konting lasa, masarap na talaga, no? So ito, pagka ito ay kumulo na ng tama, iayos mo lang siya, ilalagay mo lang siya sa serving bowl, ano, para sa iyong mga kasama sa bahay, okay na siya. Maganda na siya tignan, ate. Iba naman tinapa ang nilalagay, ano, malip. Kung ikaw ay Muslim, syempre hindi ka pwedeng magbabol. Mm-hmm. Pero dahil tayo naman nahiniwala ng mga Muslim na kasama rito ngayon, ano. Masarap din ang tinapa ate sa munggo, no? Dahil ang tinapa din ay may sariling produktong ating lungsod, ano? At saka ang tinapa kasi give taste talaga, nagbibigay siya ng taste. Ito naman ang tinatawag nating antala. Itong antalang ito ay, ito yung mga balat ng baboy, no? Na galing sa ating slaughterhouse. So talaga marami nang naging pakinabang ngayon sa ating slaughterhouse. Oo. Na dating natutulog at hindi na papakinabangan ng slaughterhouse. At talagang nirerentahan ito. Yes. Nirerentahan ito ng, hindi ko alam kung sino eh, no? Pero ito yung nirerentahan ng ating kababayan din para magbigay hanap buhay. Ang ating slaughterhouse sa lungsod dati ay matatagpuan sa Pakulis, ano? Oo, sa Pakulis. Oo. Matagal itong natulog. Matagal. Naging white elephant itong project na ito. Pero, nang dahil nga ayon ni Mayor Arthur ang sasayang ang pera ng gobyerno, may narapat niya nung siya ang naupo, pinaupahan nito. Maayos. At naging hanap buhay sa ating mga kapwa San Jose. Thank you, Mayor Arthur. Oo. So siguro kanya-kanya lang diskarte. Pag ikaw ay nakaupo, may mga nakikita kang bagay na pwede, no? Ginagawa mo yon. Maamoy na talaga siya. Parang hindi ko na mapigilang tikman sa ating munggo, no? Papatayin ko na po siya at isusunod naman natin ang ating tilapia butterfly. Ako excited ako dyan, ano? Yes. Dahil talagang tilapia na butterfly pa. Mm-mm. So, alamin natin kung ano nakapaloob sa... Tilapia. Pero yun, mamaya yun. Ito po ang ating munggo. Mamaya po yung matitikman natin ni Sar. At sasamahan din, pagkatapos matikman ni Sar, si Mayor Arthur naman ang makakasabay natin kumain. Of course, hindi natin papalagpasin na hindi matikman ni Mayor Arthur ang luto ni Ate Kong Rida. Okay. Kumukulo-kulo pa. At mamaya, ikaw naman ang titikim. Talaga namang ginuto mo Ate Kong Ate mga manonood niya, ano? Sarap ba ate? Lasa, yes. Mm-hmm. Siyempre, luto ko. Mm-hmm. Pero hindi yon, talaga mabango. Simulan na natin ang ating pangalawang putahe. Mm-hmm. Ating menu, and siyempre ang
tilapia butterfly. Tilapia butterfly. Yes. Naku, kaabang-abang yan, ate. Oo, pero syempre, tayo ito yung deep fry, kaya dapat mainit na mainit ang ating mantika. No? So, wala tayo ditong pantes kung siya ay mainit na mainit. Palagay ko na may mainit na dahil kanina pa natin siya binuksan. Mm-hmm. Okay. Itong tilapiyang ito, galing din sa San Jose del Monte. Aha. Mm-mm. Sa farm ng isang tagalungsod na talaga namang ang kanilang trabaho ay mag-alaga ng tilapia. At ito ay nilinis ng mabuti. Tingnan niyo pong mabuti. Ayan, no? At nilagyan po natin siya ng toothpick. Nung ito po ay nilinis, nilagyan po ito ng timpla ng salt and pepper at syempre ginisa-mix, no? Ayoko namang promote. Basta ginisa-mix. Okay na yan. Okay na yan. Oo. Okay? So tayo po ay magsisimula na magprito ng tilapia butterfly. Tilapia butterfly. Naku, kabang-abang yan. Ano, ano kaya lasa ng tilapia na butterfly pa? Usually, para matanggal yung langsa nito, nilalagyan ito ng mirin. Kaya lang, wala tayong available ng mirin na ipakita sa kanila. Pero ito ay meron ng mirin, no? Tatakpan natin ito ng around 5 minutes. Okay na ito. Tingnan natin. Star. Okay, para hindi siya tumilansik. Takpan natin. Okay. Okay, so alam mo ate ko itong programa mong ito, no, sa gaya ng aking nabanggit, ito yung taon-taong inaabangan ng pamilya sa Nuseño dahil bukod sa may natututunan sila sa'yo, ay masigit ka pa nilang nakikilala. At kagaya na sinabi ko, paborito ito ni Mayor Arthur, kaya lang ito nilagyan natin ng konting art, may toothpick. Oo nga, no? So, toothpick na kasama, no? At syempre, habang hinihintay natin ang maging prito, na maluto ang ating tilapia butterfly, tayo po'y dadako na sa pagluluto na at sa paggawa ng ating tinapasalad, ang ating localized version ng Caesar salad. Wow! Kaabang-abang din yan. Kasama natin si Ambet, ha? Alam okay. mo yan. Hi, Kuya Ambet. Welcome. Siyempre, ano nga ba yung ating mga sangkap sa paggawa ng tinapasalad? Ano? Ang ating mga sangkap sa paggawa ng tinapasalad, and of course, ay of course, yung ating gulay. Gulay. Huhugasan ko muna siya. Usually, meron tayong curry tubs. No? Mm-hmm. Yeah. Ate, so ang mga gulay na gagamitin natin ay produkto din ng lungsod, oo, ano? Oo, ito ay galing din sa agriculture ng ating lungsod. Kay ate, kay Flora. Patatanggalin ko yung mga medyo hindi na maganda. Hindi ko na isasama ito. Siyempre, binabadan natin ang ating gulay. Nilinis natin muna ito bago ito talaga gamitin sa ating salad, no? Dahil ayaw natin na yung mga mikrobyo o maliliit na mga insekto ay makasama pa. Ito ay kadalasan binababaran ng tubig with curry tubs, no? Yung sinasabi nila, panglinis ng gulay. At siyempre, bago natin siya hatiin, ito ay lilinisin muna na ipupunasan. Hindi pala lilinisin. Kumbaga, i-dump lang natin. Yan. Para talagang patutuyuin, ano? Patutuyuin. Ito ay hango sa ating, alam mo na, sa ating, yan, sa ating hardin ng agrikultura, no, ni Ate Flora. Medyo magastos lang si Ate Kong dahil first time lang itong gagawin na talaga ang gamit natin ay yung sa ating dito sa lungsod. Mm-hmm. Mamaya, kung mapapansin nyo, tatanggalin din natin yung mga hindi magaganda, no? Hindi mga kanais-nais na kulay. Mas masarap kasing kainin kung ito ay fresh na fresh. Oo naman, ate, no? At napansin ko talaga sa kusina mo, ate, talagang laging parang mga bagong ani ang mga gulay na nakalagay dito. Mm-mm, totoo. So ate, kung lahat ng mga gulay na nandito ay nagmula din talaga sa ating lungsod, oo, ano? Sa ating lungsod din. Tatanggalin ko na yung medyo hindi magaganda dahil syempre naarawan, medyo mainit kanina. Kaya alam mo na. Ilang araw lang nakakaraan na talagang napakainit, ate, oo, no? Totoo, totoo ka dyan. Mm-hmm. So idadump natin to dahil hintayin tanta lang. Mm-hmm. Okay. Pag wala namang ano, wala namang tissue na kamukha nito, ay pwede namang i-spread out nyo lang para matuyo ng konti. Ayan. So ate, talagang kailangan ang gulay na yan ipatuyuin, ano? Oo. Kasi mas masarap talaga pag ito ay dried. Dried.
yung parang hindi siya yung may tubig, no? Sa pa. So pagkaraan pa tuloy na ate ko? Oo. Pagkaraan, syempre, ito toast, i-slice ko muna. Pagka-slice, lalagyan ko siya ng lemon in a while. At ihahalo ko na yung ating mga kasakasama mga ingredients. Mm-hmm. At ang pinaka ang nagbibigay buhay dito, alam mo ba kung ano, sir? Yes, ate. Yung ano ating tinapa na hango sa Area H. Oo. Alam mo talaga, ate, ang lungsod ay isa sa kinikilala din sa mga gawaan ng tinapa, no? Dahil aking narinig at aking nabalitaan na ang tinapang pinagkuhanan ng tinapang gagamitin natin ngayon ay mula sa Barangay San Rafael 5. Tama ba, ate? Oo, ang tinapa. Meron tayo dyan mamaya sample, ipapakita natin. At ito raw ay 8 taon ng nagiging hanap buhay ng ating mga kapamilya sa inyo mula sa Barangay San Rafael 5. Totoo. Kaya we will develop more of what we have dito sa ating lungsod kasi dapat self-sustained. So ito ay akin na ilalagay sa ating bowl. Mm-hmm. Yan, okay. Kita naman niyo po na maayos, ano? So, siyempre, meron tayong lemon. Itong lemon na to, sabi nila hango sa Baguio. Pero meron din tayo sa San Jose del Monte. Wow! Mm-hmm. Sa Barangay Paradise, no? Talaga nakakabili ba, no? Pagka sa ating mga manonood, ano? Yeah, hindi nalalaman nila alam na meron tayong ganito. Kaya nakakasabi nila, ay, hindi naman natin ano yan. Mm-mm. Hindi natin produkto, no? Hindi natin produkto, okay. Usually, hindi naman siya yung hinahalo ng hinahalo, no? Masama. Ang lahat ay malagyan lang, ano? Mm-mm. Tapos, talagyan natin ang kamatis na hango din sa ating lungsod, no? Mukhang masarap ang kamatis, ate. Mukhang magutong ito. Of course. Meron din tayong itlog na mahala. Excited. Yan ang tawagin. Galing din ito sa lungsod ng San Jose del Monte, sa dulong bayan. At mukhang masarap ang itlog na mahala, ate. Mamanti-mantika na. Sa dulong bayan ito galing, eh. So, malinis naman ang aking, ano, dahil nagpalit ako ng hand gloves, ano. Siguruduhin po natin na ang lahat ng ginagawa nating pagkain ay dapat malinis. Hanggat maaari nga, meron tayong mouth shield na kagaya ng ginagamit natin ngayon dahil pagkain ito, eh, no? So, lalagyan ko na siya ng, of course, nitong sinasabi ang secret, ano tawag ito? Yung pampalasa na tinatawag nila. So, ito ang kasama nito ay meron itong mayonnaise, mustard, at meron siyang tinapa. So, yan yung sikretong pampasarap ng lasang yan. Secret. So, mamaya makitikman natin yan, ano? Itotoss natin to later. Oh. Mm-hmm. And for sure, ate, kung ang lahat ng mga manonood talagang kumakalam na kanilang mga tiyan, ano? Oo. Dahil talagang yummy ang mga niluluto ni ate ko ngayon. Simple, no? Na very nutritious. Tapos, lagyan natin itong tinapa na sa loob. Yun ang pinakamaganda ngayon, ate. Ang iyong mga putahe sa akin nakikita ay talagang bukod sa ito ay nagmula sa ating lungsod, ito talaga ay punong-puno ng sustansya, no? Oo. So, ito toss lang natin siya dahil hindi naman siya pwede ng yung toss na toss, no? Yan. Pag sinabing toss, haluin lang. Ibig sabihin sa Tagalog, haluin para dumikit ang, ano pa tawag dito, ambet, sa ano natin? Yung pinaka-mustard sauce natin. Ano mo, siya po yung ano? Tinapa sauce. Tinapa sauce, kung tawagin. Kasi nga, yung ating tinapa ay nandyan na. Parang sa Amerika, anchovy. Pero sa San Jose del Monte, tinapa. Iba na ang dating niya, ate ko. Oo, oo, oo. Parang malutong na masarap talaga. Of course, oo. Wala nga lang si Mayor eh. Pero palagay ko makakasama natin si Mayor mamaya. No. Siyempre, ate, surprise yan, ano? Kumusta na ang ating tinapa? Ay, ang ating Eto tinapa. Na. Ang ating tilapia butterfly. Lalagyan din natin, of course, ng breadcrumbs, no? Actually, ito yung toasted bread na sinasabi, if you will see. Then, we will put our cheese, a portion of a cheese, kasi para hindi siya masyadong maalat. So, we will, okay. So, done na. Mm-hmm. So, ate, no, dahil habang ikaw naghahanda, no, nais lang na malaman, o nais din namin malaman, sa kabila ba ng iyong maraming trabaho ginagawa sa Kongreso at sa inyong tahanan bilang isang ina at bilang isang mababatas, ano, may oras ka pa ba para pagluto ang iyong pamilya sa panahon ngayon? Actually, yung totoo, meron naman. Kaya lang kasi, syempre,
there are times na may mga request yung mga anak ko, so doon lang ako pumapasok. Pero yung talagang panahon na magluluto ako sa umaga, sa hapon, sa gabi, mayroon lang magsinungaling. Kasi may tagaluto kami talaga. Pero pag kiniling ni Mayor na magluto ka, honey, nagluluto ako. Kanya lang, minsan lang yon. Dahil hindi siyang humihiling. So mamaya, pagdating ni Mayor, ano, pag kasi nakasama natin mamaya, ibubulong ko kay Mayor yan. Mayor, hilingin mo palagi na sa ate kong ang magluto. Humiling talaga siya. Ako, si ate kong, ayoko nang madumi ang aking ginagawang yung workplace. Ayoko yun eh. So usually ako, pagkatapos kong magluto, talagang maayos na maayos, no? At talagang hindi uya rin sa akin na sasayang na ingredients. So ito, ililipat ko na dito para ito ay again, formal lang makita. Oo. Ang finished product ni ate kong, ano? Medyo mahina talaga ang pulso ni ate kong, kaya tulungan mo naman ako. Sige, ito, ate. Ito. Okay, wag mo lang siya ididikit. Yes, dahil, ate. Malutong. Oo. Tumutunog-tunog. Yes. Nako, mga manonood, dapat matikman nyo din talaga itong ginawa ni ate na to. Talagang very, ano to, nutritious, no? Maayos. Yung iba, ang nilalagay, chicken. Mm-hmm. Pero tayo, dahil ang ating yaman ay tinapa, si tinapa ang ating gagamitin. At yung mga bread, toasted bread na ito, hindi kailangan bago. Kadalasan may mga natitira tayo sa pandesal, yung sa ating mga loaf bread. Yes. Yun. Pwede natin ito siya para magamit talaga natin. Maraming mga bagay na hindi mo naman dapat itapon. Basta kailangan lang cautious ka sa mga expiry date. Ikaw ba gano'n? Nagtatapon ka ba? No, ate. Malas yun, di ba? Hindi ako nagtatapon, ate. At nagagalit ako talaga sa mga cook namin pagka yung nagluluto o nagsasaing ng kanin. Tapos yes, di naman pala mauupos. Tapos makikita ko, itatapon. Naku, ayaw ko. At talagang, ate, pagdating sa pagkain, gusto mo talaga ay maayos. At natutunan ko yan sa aking mga magulang. Hindi baling simpleng pagkain, basta maayos ang paggagayak. Dahil, syempre, dito kayo nagkakasama-samang pamilya, di ba? Tama. Yung pamilya na you eat together, then usually you pray together, di ba? Tapos, makita mo na kahit ganito lang yung ulam mo, tinapa na merong kamatis at saka itlog na pula, happy na sila doon. Yung mga anak ko, simple lang eh. Kadalasan nga isda ang gusto. Pero minsan si Jack nagre-request pagka weekends, Saturday or Sundays, nagsisteak kami doon. Yung steak naman, nag-breed naman si Mayor Arthur ngayon na may Angus beef. Kaya titignan natin kung anong kalalabasan nun. So, kabang-abang na naman yung mga yan, ate. Si Mayor kasi ano siya, he's a farmer by heart, no? Kaya alam mo talaga na kayang-kaya niyang gawin yung gusto niya. Kasi simpleng buhay eh. So ang gusto lang niya maging sa Salas del Monte ay maging maayos, siyempre maging kaaya-aya sa paningin ng iba, at maging, pag sinabing kaaya-aya, very good example pagdating sa lahat. Gaya nito, maraming humanga sa atin talaga, sir. Nung inilabas natin as part of the stimulus program ay yung gulayan, yes, sa pamalanan. No? Kung saan, ate, kung ano, narinig ko na ang programang ito hindi na mahinangaan sa ating lungsod bagko sa buong lalawigan ng Bulacan. At sa buong Pilipinas. Kasi maraming nakapanood ng mga aking kaibigan nang sabi nila, kung Rita, napanood kita, ang ganda ng ginawa niya ni Mayor Arthur. Kasi nga, naniniwala si Mayor Arthur na yung kagalingan ng isang tao ay dapat mong palawigin. At kung ano yung meron ka, siyang ito yung gawin mo. Ito yung tinatawag na blue economy. Yung blue economy, natutunan ko doon sa Econ Affairs namin na talagang nag-uusap. Si World Bank naman ang nag-discuss, ano. So sa ating mga kababayan na nanonood ngayon, napakasaya pong tignan na kami ni Sir ay nagpapalitan ng kuro-kuro na ating mga kung ano-ano pang mga kwento. Pero alam nyo, ang pinakamasarap po nito ay nagamit ko yung galing ko sa pagluluto. Yun lang, ate. No? Binalikad mo kung ano yung unang mong minahal sa buhay mo. Oo, yung natapos ko. At saka ngayon, ako yung may catering business naman, kaya nagagamit ko naman siya. At ang aking talagang special ay yung kaldereta. Wow, kaldereta, no? Kaldereta ang ating special. Karagdagan ng katanungan lang, ate, no? Since tayo, hindi lang naman ang ating bansa, bukos ito'y buong mundo, no? Since tayo ay nasa community quarantine, ano? Bakit nga ba mahalagang maging self-sustaining ang city, ang ating lungsod? Kasi ang napakahalaga kasi nga ang hirap ng buhay. Pag hindi mo tinignan ito ng tama,
depression will come next, na iba. Yun ang susunod yung depression. Eh, ayaw natin ang may depression. Pero hanggat maaari, gawan natin ito ng paraan. Pero yung iba kasi hindi nakakayanan. At hindi ko naman din pwedeng i-deny na minsan, pag nakikita ko na mahirap ang buhay ng ibang tao, at marami nang hihingi sa akin na tulong, na hindi ko naman maibigay ng buo, ako doon nadidepress ako. Dahil ang dalangin ko nga sa Panginoon, kung ako nga lang si Superwoman, ibibigay ko na lahat, yayakapin ko na lahat ng hirap. Pero hindi eh. Hang may kakayahan lang tayong konti. Kaya yun naman ang pakiusap ko sa taong bayan. At kaya tayo dapat ay maging self-sustained, yung urban gardening na tinatawag, kahit na tayo malapit sa lungsod, mainam pa rin na kahit sa maliit nating lupa ay makapagtanim tayo. Yung sili, kalamansi, okra, may tanim kami okra dyan ngayon sa bahay pa namin, ha? May okra, may talong pa. At yun, natutuwa ako dahil pag nakikita mo na bumunga siya, lalo yung kamatis. Mabilis. Ang ganda tingnan. Nung araw, hindi ako appreciative sa ganyan eh. Kasi noon sinasabi ko sa daddy ko, Dad, ba't ka ba nagtanim yan? Tututut, sabi ko ngayon. Yun pala, at the end of the day, yung nakita ko sa father ko na dapat mahalin mo ko ano yung meron kakayahan mo. At yung pagtatanim na yon nakita ko sa tatay ko. Palagi ko si Mayor Art sa akin din na nilalaki, ganun din. Kaya eto kami, ginagawa namin yung dapat at pinapakita namin sa taong bayan na kaya nating mabuhay, basta kaya nating manindigan na ito ang kaya natin. Simple, food security. Yung food security na tinatawag, ito yun. Oo, ako talaga namang, alam mo ate, nakakatawa itong programang to, no, dahil bukod sa nakikita namin magaling ka magluto, ay masigit ka pa namin nakikilala kung ano pa ba yung mga pwede naming matutunan mula sa iyo. No? Pero ate, kung ano, ngayong ang ating ilang buwan na rin na nakakaraan na tayo ay dumaan sa isang pandemya, ano ang binago nito sa buhay mo bilang isang mambabatas? Ako, kasi sa mababang kapulungan, ano, hindi natin maiaalis na mayroong kompetensya. Si Ate Kong, hindi ako nakikipag-kompetensya kasi ako naman, sabi ko nga, kinalala ko ng taong bayan, nanalo ko, ang aking utang na loob ay nasa inyong lahat. Kaya bilang isang mambabatas, nakita ko doon na siyempre pag ikaw ay kongresista, kahit pa paano ikaw ay magayak, no? Yung pala ay pagdating sa dulo ay hindi mo naiisipin yun. Iisipin mo kung paano mo paano ka makakatulong sa taong bayan kahit hindi ka ganun kagayak. Diba? So, simplicity ng buhay. At nagsisimula ang lahat ng ito sa isang pamilya na may panalangin sa Panginoon Diyos. Mm-hmm. Pero ate, no, sana aking nakarinig sa iyo, no, nais mo ipaabot sa ating mga manonood na pahalagahan kung anong pamilya meron tayo ngayon. Oo. Sa mundong ito. No? At talaga ang kapit sa Diyos, sa pamilyang meron ka, pagyamanin mo ito, pahalagahan kung anong meron ito. At sa komunidad na meron ka, ibalik mo sa kanila kung paano man. Sa kaya mo lang. Walang pagbabalat kayo, walang paninirang puri at higit sa lahat. Tindigan mo ang binigay sa iyong tiwala ng Panginoong Diyos at lahat-lahat ng mga pumoto sa ating lahat. At doon, Sarah, ako maniniwala na sa buhay na kay ganda, ang pinaka basic rule is to trust the Lord, do whatever you have, at sa isang pamumuhay na simple, food security is the best. At tali yun, urban gardening and dito tayo sa atin muna magsimula. Mm-hmm. Tama. Oh, it's ready! Yes. Okay. Yun. So ready na siya, Sar? Baka ikaw yung matalsikan. It's okay. No, iaano muna natin. Uh-huh. Medyo mainit. Uh-huh. Hayaan lang muna natin siyang mag-drain, no? Pa naman ako sa paso. Nung college ako, Diyos ko, puro paso ang aking kamay. Oo nga. Ano, paano nga ba tayo natin na atin natin maiiwasan na yung pag nagpiprito ka, italagang talsika ng mga mantika? Hindi, usually kasi, kaya nagtatalsika yan, pagka hindi mainit na mainit. Ah, so kami, okay. Ang ginagawa namin nung college kami, pag nagluluto, inalagay mo siya ng tubig. Patak. Pagka hindi siya tumalsik, pwede na. Ah, okay. So, parang ano talaga, parang ano, ano ba tawag dito yung parang sa sarili mo? Intention. Parang sa asawa. Aha.
So karagdagang kaalaman na naman niya kay Ate Kong, ano? So ganoon pala. Are you ready take na? Take it from Ate Kong, mga manonood natin. So ready na? Oo, yan. Ano may hiwa ng tilapia? Ano talaga mukhang malutong na malutong? Yes. Siyempre, lalagyan natin siya ng... Kukuha muna tayo ng onion leaves, no? Dito yun. Sa ating hardin na pagkalit-liit. Oo nga. Para ano? Naman mag-garnish natin siya. At para bumango. Sar? Okay. Naku, nung araw, mabilis pa ako sa ano. Yan. Teka. Baka hindi siya maghiwa-hiwa-hiwa-hiwalay. Okay, so ready na siya. So lang talaga ready. Okay. Sar, pakikuha naman. Ah, yeah. Yes, thank you. Okay. Dahil talaga ako excited na matikman lang yung mga luto. Tutulungan na kita. Bukod sa iyan ay aking titikman at lalasahan, ay tutulungan na kita sa paggayak. Okay, so gagarnish natin. Wow. Maganda siyang tignan. Kagaya ng ginawa natin sa ating pinapasalad. Yes. Alright, so we're talaga... ready to eat. Pwede na natin tikman ang ating niluto, Sar. Ang ating ginisang munggo, ang ating tilapia butterfly, and of course, ang ating localized Caesar salad, ang tinapa salad. Talaga naman, Ate, kung nakakagutom ang mga niluto mo, no? Kaya talagang sa mga manonood, kung hindi namin kayo mabubusog dahil hindi ninyo matitikman ngayon ang niluto ni Ate Kong, marahil ay nabusog namin kayo sa lahat ng mga ikinuwento ni Ate Kong tungkol sa kanyang mga experiences. Yes. Oo, kasi at the same time, kasi ngayon talagang tayong humingi ng paumanhin sa ating mga kababayan. Dati kasi pa nagluluto si Ate Kong Pagtanglawan Festival o anniversary ng cityhood ay nakakatikim ang lahat. Pero ngayon, dahil pandemic, talagang limitado lang ang makakatikim dito. Siyempre, ang unang-unang makakatikim, si Mayor Arthur. Siyempre. Kasamahan natin siya at siyempre sa ating mga kababayan na nanonood ngayon at sumama sa ating kusina ni Ate Kong ay maraming salamat. Huwag po natin kalimutan sa paggawa ng isang bagay. Dapat laging may puso. At higit sa lahat, meron tayong pagmamahal kung ano man ang ginagawa mo sa bawat meron tayo ngayon. Gawin mo lang dahil alam kong marunong kang magmahal. Sa paglulutong ito, Sar, may pagmamahal yan. Ikaw. At yun din, Ate Kong, syempre, no, sa mga niluto mo, ipinakita mo na sa lungsod na San Jose del Monte ay walang magugutom. Oo nga. Sana nga, I'm really praying very hard na sana ibigay ni Lord sa atin yung powers na yan. Sa inyo pong lahat, God bless us all at pupuntahan na po namin si Mayor Arthur ngayon para po matikman ang lutong bahay ni Ate Kong. God bless you all! Tignan natin ang munggo. Ang munggo ng bayan. Bao. Okay, tignan natin. Aha, hindi kita nalagyan ng... Yan. Teka. Ba, okay. Dapat malinis ang ating... Okay itong munggo mo, Mami. Of course. Kakaiba ka talaga, Ate Kong. Meron pa yung ano, shrimp. Na favorite. Klase, oh, bang klase. Ngayon ko lang natikman sa munggo. Ako pag nagluluto, hindi ako makain ng luto ko. Sa totoo lang. Bakit? Alam eh. Tapos, ang ating tilapia, butterfly tilapia, no? Butterfly. Bakit butterfly? Lumilipad ba yan? Slight. Okay. Itong tilapia ang to, favorite mo. Okay, favorite to. Okay. Okay, tikman natin ang iyong tilapia. Sige. Wow, crunchy. Samahan niyo kami lahat. Ha? Kain. Hindi ko pa kinakain, crunchy na. Kailangan, sabayan natin ang kanin. Sige. Okay, tikman natin. Wow! Bangus ba ito? Nah, sorry, tilapia pa. Tilapia, yan! Okay, sarap. Yeah. Okay, very good. Ayoko nung tilapiang may langsang. Gusto ko talaga yung maayos na maayos talaga yung pagkakalinis. Tapos yung kadalasan nga nalagyan ko ng mirin, pero ito, ano lang talaga, salt and pepper. Pero dapat ito, sasabayan to ng munggo yung kanin, isasabay yung tilapia, jar, para mas masarap kainin. Sorry, napansin mo ba? Ang ating kanin, scooping. Pagka diabetic ka, dapat konting rice lang. Iba ni maraming ulam. Okay to? Kakaiba? Sa
na nagustuhan mo, honey, yung luto ko? Of course. Babayaran ko yan, mami. Pagkatapos natin kumain, mag-shower ka kaagad. At babayaran kita kaagad. Okay? Baka mabilao ka man. Ang kapalit nito. Masarap ang munggo ko. Fairness. Oh, ang kapalit nito, pag-ibig. Sige. Ang damag na pag-ibig. Mamaya pa init natin ito ulit para makain ng ating mga kasama. Ano mo kayo maalam na ito mo lumakas na? Oo nga.